Hello. Magandang umaga po. Ngayong umaga, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nakaanyaya ng isang pastor na atin namang kilala ng pastor. Gusto ko pong ipakilala po sa inyo ang ating isang pastor, taga Metro Manila. Siya po ay matagal na rin sa gawain ng Panginoon at hanggang ngayon ay siya ay naglilingkod sa Panginoon. Gusto ko pong hilingan tayo na tayo tumayong lahat. At ating pong tawagin ang ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Edwin Tan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga awiting papuri na naglalahad ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Marami pong salamat sa pagtitipon na ito na iningatan mo po ang bawat isa. O Diyos, sa munting pag-aaral lang iyong salita, nawa ito ay maging mensahe na papasok sa aming puso. At makita po namin ang ganda ng iyong pagliligtas sa bawat kaluluwa. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Tulungan niyo na po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po ang bawat isa at magandang umaga po. Thank you. Salamat po. Una po, bumabati muna po ng magandang umaga sa napakagaling na mga tumugtog. Palakpakan po naman natin ang orkestra. At sa bawat mga kapwa pastor na narito ngayon, at sa mga iba't ibang iglesia ng Baptist sa iba't ibang kapuluan, at of course, hindi natin kalilimutan ang ating pong mga lingkod bayan na nakatutuwa po, na nakapiling po natin sila. Salamat po, ladies and gentlemen, sa inyong pong presensya. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tinatawag na Baptist Evangelistic Crusade. Nais ko pong sabihin sa inyo ang konting kasaysayan. Nung ako po ay unang nakatungtong sa Batikan, nung ako po ay unang taon sa seminaryo sa Mandaluyong, ako po ay pinili ni Pastor Morada na maging sanayin, maging trainee o sasanayin po niya na maglingkod sa Diyos. Kinuha po niya ako mula sa Mandaluyong, dinala dito po sa Batikan. Ang taon po yon ay 1976. Ibig sabihin, 47 taon na ang nakalilipas po nung ako po'y unang nakatungtong dito dahil meron pong evangelistic crusade dito po sa simbahan sa Batikan. Marami po sa inyo marahil kahit po si Konsehala ay wala pa po noon siguro po. Talagang pagkakadiin ni Konsehala ano po. Ibig sabihin po, unang taon po na yun, at kaya nga po, after 47 years, hindi ko po lubos akalain na magkakaroon po na ako po'y magiging isang pastor na lubos at isang araw maanyayahan, hindi na upang mag-anyaya ng mga tao doon sa evangelistic noong 1976, kundi sa awa at biyaya ng Diyos ay maging tagapagturo na po. Pastor Murada, maraming pong salamat na ako po, nung ako'y 17 anyos, ay inyo pong pinili na matulungan upang sanayin dito sa Tongguhin, sa Alitas, naalala ko yung Galyang, naalala ko yung mga Pilapil, yun po yun. At salamat sa Diyos. Ano po ba ang evangelistic meeting, Pastor, na natatangi? Ano po bang ibig sabihin po niyan? Second please. Ang ibig sabihin po, next please, ay pag sinabi po natin evangelistic crusade, alam niyo po ang Bible, maraming turo. Merong turo sa politika, merong turo sa pamilya, merong turo sa tinatawag na mag-asawa. Kumpleto sa hug ang Biblia, ma'am.
Pero pag sinabing evangelistic, ito yung bahagi ng Bible na kung saan itinuturo po yung tinatawag na katiyakan ng pagpunta sa langit. Yan po yung evangelistic. Nais po ba natin lahat na matiyak na tayo po ay sa langit pumunta pag tayo po ay namatay? Salamat po. Sapagkat alam niyo po, ito po yan. Sa mundong ito ngayon, maraming mga turo tungkol sa kaligtasan. Pero minsan malungkot sapagkat ang katuruan ay walang katiyakan. Pag tinanong mo yung tao, pag ikaw ba ay namatay dahil sa iyong pananampalataya, tiyak mo ba, sigurado mo ba na ikaw ay sa langit pupunta? Ang kadalasang sagot ng tao ay, hindi po natitiyak, pastor. Alam niyo po ba na ang sa Biblia, ang turo ng Biblia na kaligtasan, ito po ay isang kaligtasan na nalalaman, natitiyak, nasisigurado. Habang buhay ka pa, alam mo na na pag ikaw ay namatay, siguradong sa piling ng Diyos ang punta mo. Yan po ang nasa Bible. Yan po ang gusto ko kong ituro sa inyo ngayong umaga. At kung sakali ngayong umaga, hindi mo patiyak na pag ikaw ay namatay, sa langit ang punta mo, ito ay mensahe ng Panginoon para sa inyo. Hindi po tayo maglalahad ng reliyon dito sapagkat ang reliyon po hindi po nakapagliligtas. Hindi po ito nakapagdadala sa langit kahit ang baptis. Ako po ay baptis 17 years old. Ibig sabihin po, 43 years na po akong pastor, pero hindi ko minsan sinabi sa tao, sumama kayo sa reliyon naming baptis para maligtas. Mali po yun. Hindi po nakapagliligtas ang anumang reliyon kahit baptis. Pero, natutuwa ako, Pastor Murada, sapagkat sa reliyong baptis ko narinig, doon ko natutunan na ang kaligtasan pala ay natitiyak at nalalaman. Kaya ko po ay nagpapasalamat sa Diyos. Kaya hindi po tayong reliyon ang pag-uusapan natin, kundi katiyakan ng kaligtasan. Pastor, bakit po mahalaga yan? Alam niyo po bakit? Sapagkat, next please, merong kamandag sa bawat isa po sa atin. Sa bawat isa po na nilalang ng Diyos sa lupa, ay merong kamandag na pumasok. Yung pong tinatawag ng Bible na kamandag ng kamatayan. Yan po ang ating pag-aaralan para po makita natin sa isang anggulo at one angle kung paano po tayo maliligtas at bakit po dapat. So, tingnan po natin ang susunod yung talata. 1 Corinto 15:56, please. Next, please. Mahalaga po sapagkat ang bawat isa po sa atin, pagkamat may kanya-kanya tayong reliyon, but all of us ay meron pong iisang kamandag na nasa atin po. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:56, next please. Naghan. O 57, basta yung kasunod lang po na slide, sundan nyo lang po. The next slide lang po. Sunod-sunod na po yan. Yun, thank you po. Mali po ba yung talata? Mali po? Ay, sorry po. Okay. Kasi, kanan. Tingnan nyo po. Dalawang bahagi lang po yung pag-aaralan natin. Ngunit, ang kapangyarihan naman ng kasalanan ay ang kautusan. Yan po ang problema ng tao. Meron po tayong problema, ladies and gentlemen, and because of, dahil po dito, kailangan po tayong maligtas. Suriin na po natin, paano po tayong nagkaroon ng kamandat, pastor, sa ating pagkatao? Tingnan po natin ang kasaysayan. Nang lalangin si Eva at si Adan, walang kasalanan. Ganap, perfecto po sila. They were intended to live forever sa pamamagitan po ng tinatawag na biyaya ng Diyos at pakikiisa ng Diyos. Pero isang araw merong ahas. Nag-anyong ahas si Satanas, ang kaaway ng Diyos, at tinukso si Eva at si Adan. Remember? Naalala niyo po yun?
At alam niyo po ang sabi ni Satanas, totoo ba? Sabi ng ahas, totoo ba, Adan, Eva, na pag kinain niyo yung prutas, ay kayo ay mamamatay? Sinabi, opo. Ang sagot ng ahas, hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Hindi kayo mamamatay. Bagkos pag kinain niyo yung prutas, magiging katulad kayo ng Diyos. At nadaya po si Eva at si Adan, sumuway sila sa utos ng Diyos. At dahil po dyan, sila po ay naging makasalanan. Pumasok po yung kamandag ng kasalanan sa ating pong sistema, sa ating pong puso. Ano po ang bunga ng kamatayan na yan? Ano po yung bunga ng kamandag na yan, mga kaibigan? Anong idudulot niyan sa atin? Tingnan po natin. Ang sabi ng Bible sa Roma 3:23, ang lahat ng dahil ang tao po ay nadaya, natuklaw ng ahas ni Satanas. Ang kaaway natin hanggang ngayon, ang sabi ng Bible, ang lahat ng tao ay nagkasala buong mundo at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, mga kaibigan, dahil po dyan, Pastor Murada, ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Ang Diyos na banal, ang tao ay naging makasalanan, kaya sila po ay nagkaroon ng puwang at nagkaroon ng agwa. Ang tao ay pinaalis sa hardin at siya po ay napahiwalay sa Diyos. Ito po ang tanong, kung ikaw at ako ay mananatili na ang kamandag na yan ay nananalaytay sa ating pagkatao, ano pong magiging bunga niyan? Sa susunod pong talata, sabi ng Bible, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kaibigan, kaya po tayo namamatay dahil meron pong binhi ng kamandag ng kasalanan sa ating puso. At tingnan niyo po ito, dalawang antas po yan. Merong dalawang uri ng kamatayan. Una, nakita niyo po yung kabaong. Ang unang klase ng kamatayan dahil sa kasalanan ay yung physical na kamatayan. Yan yung ikaw ay maaaring nagkaroon ng COVID, maaaring nagkaroon ng cancer, maaaring ikaw ay nasagas na bangga at namatay ang tao. Ang sabi ng Bible, galing ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Yan po ang unang parusa. Yan ang unang bunga. Mamamatay tayong lahat, whether we like it or not. Sabi ng Bible, itinakda sa bawat tao, minsan ay mamatay. Pagkatapos nito ay ang maghuhukom. Pero mga kaibigan, tingnan niyo po ito. Okay lang po yung physical na kamatayan. Bakit? Eh lahat po tayo, swak tayo lahat yan. Walang makakaiwas dyan. Mayaman, mahirap, makapangyarihan, walang kapangyarihan, maganda, hindi maganda. Lahat po tayo, mga kaibigan, ay mamamatay. Ito po ang dapat nating bantayan. Ito ang gusto kong bigyan ng tingin, yung susunod po dyan. Bukod sa physical na kamatayan, merong tinatawag ang Bible, Pastor Kalayan, na ipangalawang kamatayan. Ano po yung pangalawang kamatayan? Yung una, ako'y mamamatay, paglalamayan, ililibing, babalik sa alabok. Pero huwag niyong kalimutan, meron tayong kaluluwa na hindi mamamatay. Yung katawan natin will die. Meron itong katapusan. Pero yung kaluluwa po natin, hindi po mamamatay yan. Bahagi po yan ng Diyos na binigay sa atin. Mabubuhay po tayo magpakailanpaman. In two places, sa dalawang lugar. Ang pangalawang kamatayan ang sinasabi ng Bible ito. Ito po yung panganib, mga kaibigan. Ito yung panganib na dapat nating bantayan sa ating buhay. Dapat nating iwasan. Sabi po ng pahayag 21:8, ang kanilang bahagi ay sa nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, meron pong lugar na impyerno. Totoo po yan. Yan po ang dahilan kung bakit dapat tayo maligtas. Because kapag yung kamandag hindi nawala sa ating kaluluwa, mamamatay tayo physical,
Pero pangalawa, mapaparusahan tayo sa impyerno magpakailanman. Yan po ang naging bunga ng kamandat ng kasalanan sa ating puso. Now, ito po yung pangalawang bahagi. Una po, nakita natin, may kamandat tayo, kasalanan. Pangalawa, hiwalay tayo sa Diyos. Pangatlo, pag tayo po'y namatay, ikalawang kamatayan po, kapahamakan po tayo. Ito pong problema pa natin. Tingnan niyo po yung sinabi kanina. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Tingnan po natin ang susunod. Nagbigay ang Diyos ng kautusan. Ano po yung kautusan? 10 commandments. 10 utos. Ito po ang 10 utos nito, mga pastor. Hindi ba? Ito ang tinatawag na standard of God, God's holiness. Sabi ng Diyos, kung po pwede lang, hypothetical po, itong 10 utos na ito, nagpapakain na ito ng aking kaluwalhatian. Pero, sabi ng Diyos, ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, ganito, meron po mga nagtuturo ngayon na kapag sinunod po daw yung 10 utos, pupunta ka sa langit. Sabi ko, okay, tama. Kung masusunod mo. Kung yung 10 utos na yun ay masusunod mo mula 1, 2 hanggang 10 at wala kang i-break, ibabayulin, wala kang lalabagin, pwede kang pumasok sa langit sapagkat yung 10 utos is the standard of God's holiness. Ibig sabihin, ikaw ay perfecto. Pero malungkot ito. Walang sino mang tao na pwedeng makasunod ng buo sa 10 utos. Kaya ngayon, kung gusto natin pumasok doon, halimbawa, doon sa pintuan sa langit, andun yung 10 utos, yun ang papasukan ng pintuan, medyo tagilid po tayo. Because nobody, wala po ni sino man sa atin ang makakaabot po doon. Para bang ganito, ito yung hakda, ito yung pintuan. Halimbawa, ang pintuan, itong 7 foot, yung taas, 7 feet po siya. Tapos lahat tayo papasok doon, lahat tayo kulang, hindi ubra. And so my friend, yung pong kasalanan na yan, siga. Bakit? Meron siyang kaalyado eh. Sino yung kanyang katropa? Yung kautusan na lahat ng tao pag lumapit doon, bagsak. Lahat ng tao doon, hindi makakapasok. Kaya sabi ng kamatayan, kasalanan, lahat ng tao, akin na kayo. Wala kayong hindi kayo makakapasok sa langit sapagkat hindi nyo kayang tuparin ang 10 utos na yan. Diretso kayo lahat sa impyerno. Totoo naman po yun. Totoo po yun. Pero ito pa sinabi ng isang verse sa Bible. Ito. No. Sundan nyo lang po ako. Please wait for me. Santiago 2:10. Sabi po dyan, sino man, tingnan nyo po ito, basahin po natin. Sino man na tumutupad ng buong kautusan at magkamali sa isa. Tingnan nyo po, isa lang. Masunod po yung 9. Pero nang makamali ka sa isa, nagsinungaling ka, nagkaroon ka ng inggit, nagkaroon ka ng galit. Ang sabi dyan, lumabag ka na sa lahat. Ang ibig kong sabihin ay ganito lang po. Lahat po tayo, sa ganang sarili natin, wala tayong pag-asa na maligtas. Kaya nga po, kahit anumang reliyon, please listen, pakinggan niyo pong maigi. Anong reliyon sa mundong ito na pag sumama ka, ay magiging perfecto ka at masusunod mong 10 utos. And you will become perfect, sinless. Wala, kahit Baptist, it won't. Ang ibig lang sabihin po niyan, ang reliyon po, hindi po makapagliligtas yan. Hindi pwede tayong dalhin yan sa langit, mga kaibigan.
Yan po ang katotohanan. Pastor, ang lungkot naman ng istorya mo. Kaya kami nagpunta rito para sumaya. Ganun po ba? E paano po tayo maliligtas? Paano po mawawala yung kamandag? Paano po natin masisiguro yung langit kung sa ating sarili we cannot do it? At pagdating sa batas na pwede nating sundin, hindi naman natin kayang sundin yan because we are sinners by nature. Paano po yan? Tingnan po natin. Sabi po ng Roma 8:3, ginawa ng Diyos. Tingnan niyo po. Ginawa ng Diyos ang hindi magawa ng kautusan. Ano po yung hindi magawa ng kautusan? Nadalit ka sa langit. Why? Perfect siya. Imperfect po tayo. It doesn't match. Hindi po tugma. Ang sabi diyan, dahil sa kahinaan ng tao, mahina po tayo. Konting bagay lang, magkakasala po tayo. Every day, literally po. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Ito pong mabuting balita, mga kaibigan. Jesus saves. Sinugo niya ang anak. Sino po ang anak? Si Jesus. Upang pawiin ang kasalanan. Ibig sabihin, mga kaibigan, nagbigay ang Diyos ng divine alternative. God, itong sinasabi ng Diyos, konsehala, hindi mo kaya. Konsehala, no matter how you try, kahit na anong gawin yung pagsusumigap, you won't make it, ma'am. Sapagkat makasalanan po kayo, ang pintuan ng 10 utos ay ganap at puro at dalisay. You won't make it. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, di bali po, ma'am, meron akong paraan para sa inyo. Yung hindi mo kaya, yung hindi kaya ng reliyon mo, yung hindi kaya ni Pastor Murada, yung hindi mo kayang banggain na 10 utos, meron akong ibang daan para sa iyo. At ang sabi po niya, yung aking anak, si Jesucristo, ang magiging daan. Paano po nangyari ito? Paano po, how did God provide the alternative para po sa atin? Para yung kamandag na yun ay mawala. At hindi po tayo mapunta sa impyerno when we die. Sana po pagdating ng panahon, pag tayong lahat ay wala na rito, magkita-kita po tayong lahat sa langit. Amen? Tingnan po natin. Let's take the verse. Meron pong isang hula, Pastor Murada, sa Genesis pa lang. Sa unang aklat pa lang, nagbigay na ang hula ng Diyos. Nung si Satanas ay hinahatulan ng Diyos, kinakausap ng Diyos yung ahas na siyang si Satanas at si Eva at si Adan, etong sinabi ng Diyos doon po kay Satanas. Satanas, sinabi ng Diyos sa ahas, ang binhi ng babae ang dudurog sa iyong ulo. Ngunit susugatan mo ang kanyang sakong. Yun yung kabuuan ng talata. Ano pong ibig sabihin nun? Sino po yung babae dyan? Si Birhen Maria po. God was telling Satan, one day down the corridors of time, lalabas ang isang babae, at sa isang babae niyan, lalabas ang isang binhi. Anong gagawin ng binhi na yun? Dudurog yan sa iyong ulo. Pero susugatan mo yung kanyang sakong. Alam nyo, pag nasugatan kayo sa sakong, lagyan mo lang yan ng konting gas, Band-Aid, gagaling po yan. Pero tingin ko, pag nadurog yung ulo mo ng pison, eh, hindi na kailangan tumawag ng ambulansya. Hindi na po siguro. Ano po? Ano pong ibig sabihin ng talata na yun? Yan po ay hula na yung ahas na pinanggalingan ng kamandag. Yung ahas na magdadala sa atin sa impyerno, na tinutukso at dinadaya ang tao, yan po ay igugupo at dudurugin ng binhi ng isang babae. At ang babatang yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin yan. Ito po ang mabuting balita. Naalala niyo po ba yung kasaysayan sa ilang, Pastor Murada? Yung bansang Israel sumuway sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng laksa-laksang ahas. Remember the story? Laksa-laksang ahas sa ilang. At nagulat na lang yung mga tao, tinutuklaw sila, nagkakandamatay sila.
Ano pong ginawa po ng mga tao? Panginoon, maawa po kayo, tulungan niyo po kami, iligtas niyo kami pag bumalik itong mga ulo pong na ito. Kinausap ng Diyos si Moses. Moses, halika. Naawa naman ako sa bansang Israel. Kumuha ka ng tanso at gumawa, i-anyo mo ito na anyong ahas. Korte ng ahas. Pagkatapos, idikit mo sa isang kahoy o parang kawayan. At sabi niya, itaas mo ito sa gitna ng kampamento. Kapag dumating na yung mga ahas, andyan na naman yung mga ahas, tutuklaw ulit. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa kanila, ang gagawin lang nila, titingin lang sila doon sa tansong ahas. Naalala niyo po yun? Titingin lang sa tansong ahas. Huwag gagawin, tumayo lang habang tinutuklaw ka ng ulo mong. Huwag kang gagalaw. Tumingin ka lang doon sa ahas na yon. Pag ginawa ni Moses, tanso na itinaas. Sabi ng Panginoon, hindi sila mamamatay. Hindi tatalab ang kamandan. Eto na po, the next day, dumarating na po yung maraming ahas, laksa-laksang mga ulupong, gobra, lahat na. Eto na, nagtutuklaw na naman. Pagtuklaw po sa mga tao, naalala nila yung sinabi ni Moses, yung iba po, tumayo lang. Tumingin lang po. Yung iba, kumuha po ng blade. Iniwa, tapos sinipsip. Pinatandong pa nila. Yung iba nagpunta sa ospital at gano. Ibig sabihin yung iba, gumawa ng sariling paraan para wag silang mamatay. Sabi ng Bible, lahat yung mga tao na tumingin lang, na natuklaw, hindi namatay. Pero yung mga tao na hindi tumingin, hindi naniwala sa sinabi ng Diyos kay Moses, they tried na gamutin yung sarili nila sa kanilang sariling pamamaraan, sila po ay namatay at ang kamandag ay pumasok at sila po ay pinatay. Ano pong ibig sabihin nun, mga kaibigan? Ang ibig sabihin po nun na kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganun din dapat itaas ang anak ng tao. Pero tignan niyo po ito, ang ibig sabihin po ito, ang kaligtasan po natin ay sa Diyos lamang. Hindi mo gagawin. Wala kang gagawin para ikaw ay maligtas. Ang gagawin mo lang, look and believe. Sumampalataya ka lang sa ahas. At sabi diyan, yung ahas na yun ay ang anak ng tao si Jesus. Next please. Kung paanong itinaas yung ahas sa ilang, sabi ng John 3:15, ay ganun din naman dapat itaas si Jesus sa krus. Bakit? Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya kay Jesus ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, that was an analogy. Kung paano yung ahas na yun, tanso, tinignan lang, hindi namatay, naligtas. Si Jesus sa krus, napako, patungin ka din sa kanya at sa kanya ka lang nagtiwala ng buong puso. Maliligtas ka rin at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lang po, kaya inawit kanina ng koro, Jesus saves, no religion, no good works. Ang ating reliyon sa isang banda, mabuti po yan. Ang mabubuting gawa natin, mabuti po yan. Pero hindi po yan ang tulay, ang hagdanan, ang daan upang ikaw ay maligtas. Ang tanging daan lamang ay yung ipinako at itinaas sa krus ang Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin ang susunod. Sabi po ng 1 Corinthians 15:57, dahil dyan, salamat sa Diyos tayo ay binigyan ng tagumpay dahil kay Kristo. Next please. Paano po na tayo binigyan ng tagumpay? Tignan niyo po maigi ito. Alam niyo po ba, sabi po ng science, na ang dugo ng kordero lang
Kapag ito ay pwede po itong maging anti-venom sa kagatuklaw ng ahas. Kapag yung pong kamandag ay in-inject sa katawan ng tupa o ng kordero, magkakaroon po ng reaction po sa dugo yan at pwede pong kunin yung dugo na yan at pwede po yung papagbenatuklaw ng ahas na yun. Pwede pong turukan yan at mawawala ang bisa ng kamandag, Pastor Murada. Alam niyo po ba ang inilalarawan po ng kordero sa Bible? Kung sa tunay na buhay natin, yung dugo na yan ng tupa ay meron siyang kakayahan to counteract the effect of the venomous snake, yung kamandag ng ahas. Tingnan niyo po ito, sabi ng Bible. Pwede bang basahin natin lahat? John 1:29. Ready? Read. Masdan ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ito po ang simpleng balita. Ang dami ko nang sinabi, pero ito lang gusto kong sabihin. Binayaran na po ng kordero ng Diyos ang ating mga kasalanan 2,000 taon nang nakalipas sa krus ng Kalbaryo upang ang sino man sa inyo at sa akin ang sumampalataya ng buong puso sa Kanya lamang magtiwala ay huwag mapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yan po ang kaligtasan. Tignan po natin ang sabi dito. Next please. Kaya nga po, sabi diyan sa Hebrews 2:14 and 15, dahil meron na tayong anti-denom, yung dugo ng ating Panginoong Yesus, dahil sa kamatayan ni Yesus, nasumpok ang diablo na may kapangyarihan sa kamatayan upang alisin sa tao ang takot sa kamatayan. Kaibigan, kapag ikaw ang dugo ng Panginoon ay mahugasan ang kasalanan na yan, aalisin niya yung takot mo sa kamatayan sapagkat ang tao pag tinanong mo, pag namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta? Hindi ko alam. May takot po yan. Pero sa isang tao na sumampalataya kay Jesus at pag tinanong mo, pag namatay ka, sigurado ka bang sa langit pupunta? Sasabihin niya sa iyo, opo, Pastor, tiyak ako, sa langit ako pupunta. Meron akong buhay na walang hanggan dahil kay Kristo Jesus na aking sinampalataya na. Aalisin niya ang takot. Pwede mong harapin ang kamatayan ng harapan sa salamin at sabihin mo, ito yung sigaw. Ito yung sigaw ni Pablo sa unang Korinto. Tingnan niyo po yung kanyang sigaw. Sabi niya sa unang Korinto 15:54-55. Ito po ang kanyang sigaw. Kamatayan! Pagkatapos natanggap ni Pablo ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, pagkatapos siyang maligtas, ito ang kanyang sinasabi, kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Kamatayan, kasalanan, nasaan ang iyong tagumpay? Pinawi na ni Jesus sa krus ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaibigan, ang kaligtasan po ay tapos na. Ang gamot sa kasalanan, kamandag, ay available na po itong inaalok ng Panginoon sa lahat. Libre po ito. Wala po itong bayad. Wala ka nang gagawin. Tapos na. Hindi ba sumigaw si Jesus Christ sa krus? It is finished. Ibig sabihin po ng salitang it is finished, bayad na ang lahat ng utang. Bayad na ang lahat ng kasalanan at nang tumulo ang kanyang dugo sa krus, yung panlaban sa kamandag ay bumuhos para sa buong sanlibutan. Sabi mo ng Roma 6:23, ang regalo ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus lamang. Yan po ang mensahe natin sa araw na ito. Hindi po yung baptism, bagamat sineselebrate po itong batas na yan na nagawa, but that's not what we are here. Hindi po yan ang ating dahilan.
Hindi po mahalaga yung baptis. Ang mahalaga, yung dugo ni Jesus na magtatanggal ng kamandang at kamatayan at kapahamakan sa ating mga puso. Tingnan po natin ang huli bago tayo magtapos. Yan pong medisina na yan. Kung kayo po ay doktor, alam niyo po yan. Kung kayo po ay nurse, o kahit sino po sa atin. Yan po ay sagisag ng tinatawag na gamot. Medicine. Yung pong sa kaliwa ay sagisag ng kagalingan sa pisikal. Pero mga kaibigan, sa kanan, sa krus, itinaas sa krus ang Panginoong Jesus, sagisag po yan ng iyong katubusan upang ikaw ay bumalik sa piling ng Diyos. Ang sagisag po niyan ay hindi katawan kagalingan sa sakit ng ngipin o sa tinatawag na sakit sa baga o whatever, kundi ang kagalingan po at kaligtasan ng iyong kaluluwa sa langit, sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos po, tignan po natin yung isa pang talata dyan at tayo po ay tapos na. Pastor, paano ko pong makukuha yung dugo na yan? Paano ko makakamit yung dugo na yan upang gamutin yung kasalanan na nagpahiwalay sa akin sa Diyos at magdadala sa akin sa impyerno? Simple po lamang, ayaw po yung talata. Sabi po ng Juan 5:24, ang nagtitiwala sa akin, si Jesus, kay Jesus, ay hindi na hahatulan, hindi na epekto yung kamandag. Siya ay nilipat mula sa kamatayan. Wow! Tungo saan? Sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ngayong umaga, ang gamot sa kamandag ay narito po. Inialok ng Diyos na parang regalo ng Kapaskuhan. Sabi niya sa 1:16, ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa oras na ito, kaibigan, hindi mo patiyak na pag ikaw ay namatay, sa langit pupunta, aking inilalapit sa iyo ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Sinabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama maliban na dumaan sa akin. Sabi ng Bible sa Romans 10:9, kung ipapahayag mo ng iyong labi si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na siya'y binuhay ng Diyos sa mga patay, na siya lamang ang tanging tagapagligtas, ang religion cannot save us, then the Bible promises, sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. Sa umaga pong ito, yan po ang alok ng Diyos sa ating lahat. At sana po, ngayong umaga, tanggapin natin ang buhay na walang hanggan at ang gamot sa kamandag ng kamatayan. Tayo pong lahat ay tumayon. Manalangin. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Maging ganap ang lahat, tahimik. Sa saliw ng munting dugtog ng paniyaya. Habang lahat po ito, ay nananalangin, nakayuko, nakapikit, lahat po'y nakatayo, at binubulay-bulay ang kanyang puso. Kaibigan, kapatid, pag ikaw ba'y namatay, tiyak mo nang sa langit pupunta. Kung hindi pa, sa oras na ito, tiyakin mo ang iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang dugo, ang sakripisyo ng Panginoon, na ginawa niya sa krus, yun lamang ang tanging daan. Put your faith on what Christ did on the cross. Yun po lamang ang tanging paraan. Hindi po sa ating kakayahan o reliyon. At kapag ginawa mo yan, kaibigan, ikaw ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Isang regalo para sa ating lahat. Sa oras pong ito, nais ko po kayong tulungan sa panalangin, nais po namin kayong tulungan na matanggap ang kaligtasan na yan. Nais ko po kayong ipanalangin. Yung pong nagdanais, sabihin Pastor Dan, nais kong tanggapin ang kaligtasan. Hindi ko tiyak pag ako'y namatay sa langit pupunta, pero nais kong tiyakin. Nais kong tanggapin ang Panginoong Jesus sa aking puso.
Nais kong mawala ang kamandan papunta sa impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo, kaibigan, saan ka man naroon, inanayaan kong itaas mo ang iyong kanang kamay. Itaas mo lang iyong kanang kamay, saan ka man naroon. Salamat po. God bless you. Yes. Taas lang po. Yes. Taas, God bless you po. Taas lang po ang kanang kamay. Salamat po. Huwag po maiya. Salamat po. Sino ba po? Huwag po maiya. Salamat po. At dito po sa altar, ay aanyayahan po namin kayong lumapit upang dito ay panalangin kayo upang matanggap nyo ang Panginoong Yesus bilang inyong tagapagligtas. So kayo po habang tumutugtog, inaanyayahan ko po ang mga sino ka man, lumapit lang po dito sa altar. Lapit lang po dito. Pumunta lang po dito sa harapan at meron pong mananalangin para sa inyo. Yes. Huwag po maiya. Lapit lang po. Yes. Yung po mga nagtaas ng kamay, halip po kayo sa lahat. Lapit lang po. Yes. Habang lahat kayo na kayo po at nakapikit, huwag po maiya. Lapit lang po. Lapit lang po dito sa lahat. Yes. Lapit lang po. Lapit. Huwag po maiya. Salamat po. Sige po. Yung po nanganais tumanggap ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Halip po kayo. Sino pa po? Lapit lang po sa altar at mananalangin po tayo dito. Meron pong mananalangin para sa inyo. Sino ba po? Yes. Mga bisita po natin at mga kaibigan natin, lapit lang po. Ito po ang oras. Yes, salamat po. Huwag maiya. Huwag matakot. Lapit lang po sa unahan. God bless you. Yes. Sino ba po? Habang lahat po ay nakayubot, nakapigit, nananalangin, salamat po. Meron pa po ba? Inihiling ko po ang bawat isa na maupo sa oras na ito. Salamat po, please be seated. Tuloy-tuloy lang po panalangin. Hindi ko po makita yung mga nasa likod. Yes, God bless you. Pikit lang po, upo lang po, upo. And pray. Sino ba po? Yes. Habang lahat po'y nananalangin, patuloy pong nananalangin. Pastor, hindi ko patiyak pag ako'y namatay sa langit pupunta. Ipanalangin mo ko, nais kong maligtas. Itaas mo lang yung kanang kamay. Itaas lang po. At kayo po, God bless you. Yes, lapit lang po sa unahan. Yes, salamat po. Habang lahat ko eh, nananalangin sa oras na ito. Kung kayo po ay nasa inyong upuan at nais po nyo tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, kahit po sa inyong upuan, nais ko po kayong gabayan sa panalangin. Nais ko po kayong tulungan sa panalangin. Sumabay po kayo. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos sa oras na ito. Kayo po yung sumunod sa panalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat. Sinugo mo si Jesus. Siya'y namatay sa krus para ako'y maligtas. O Diyos, tawagan mo ako at patawarin mo po ako na isang makasalanan. Sa oras na ito, O Diyos, tinatanggap ko si Jesus. Sumasampalataya ako sa Kanya bilang aking tagapagligtas. Panginoon, pagdalob niyo po sa akin ang buhay na walang hanggan at iligtas po ninyo ang aking kaluluwa mula sa kamandag ng kamatayan at ng impyerno. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagliligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samantalangin. And all the people said, Amen and Amen. Maraming maraming salamat po. God bless you po sa inyong pakikinig. And may the Lord bless you real good. Thank you, Pastor Eric. Thank you so much.